So ayan mga kamaster, no, shout out po tayo kay Sir J Shop, no, o mas kilala sa Sir J Walk ng Dagupan City. Sir J Walk, isang magandang araw po sa inyong lahat dyan, lalo-lalo na po sa inyong mahal na pamilya. Sir J Walk ng Dagupan, maraming salamat po sa patuloy niyong pag-antabay sa aking YouTube channel. Okay, so next po ay kay shout out po kay Sir J Jamero. Okay, so maraming salamat po Sir J Jamero. Ito yung ating minamahal na subscriber na talaga naman na diehard sa ating YouTube channel. Sir J Jamero, maraming salamat po sir sa inyong pag-antabay. Maraming salamat po. So ayun mga kamaster, no, nandito po tayo sa Pasig City Hall. So nandito lang po yung ating minamahal na customer. Pagpalang araw po sa inyong lahat mga kamaster, no. Ito pong muli si Lon Santilises. Sa araw na ito, nandito po tayo sa G. Raimondo Street, Pasig. Malapit lang po tayo sa may City Hall ng Pasig, no. So sa araw na ito, kung ating makikita, mayroon po tayong refrigerator sa ating likuran. Ito po ay Kundura na 2-door. Ang history po nito ay pinagawa na ni Ma'am sa isang technician. Pero ang nangyari ay mukhang, sabi ni Ma'am, mukhang hula-hula lang. Then may mga ginawa siya dito. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ng ating kababayan. Okay? So ang sabi daw po ay mayroon pong leak sa evaporator. Okay, so tara mga kamaster, no, samahan niyo po ako sa araw na ito upang masaksihan niyo po kung paano natin nabibigyan ng solusyon ang refrigerator ni Ma'am. Kung ito nga ba talaga ay meron pang solusyon, okay? So ayan mga kamaster, no, handang-handa na tayo. Dinala ko yung ating sintensyador na compressor, then yung refrigerantang, vacuum, then yung mga gamit natin nandun na, nakamaximize lang din. So, pwede na tayo magsimula mga kamaster. So, ayan mga kamaster, no, ipapakita ko sa inyo kung dahil ito ay ginawa na ng ating kababayan na technician. Ang problema lang po nito ay hindi na po lumalamig totally, no, base sa ating minamahal na customer. ito po ay ginawa na ng ating kababayan na technician. So, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung kanyang kinabit. Kung ating mapapansin, nagkabit po siya ng flare union. Then tinanggal niya po yung filter dryer. Okay, then di ko alam kung bakit hindi niya Phoenix. Okay. Then nakakalungkot mangisipin, pero nandiyan na po 'yan mga kamaster, no. Ito po yung kinabit niya. Tinanggal niya po yung filter dryer, then nagkabit siya ng flare union. So, siguro nakalimutan niya yung pinaka-adapter ng flare union, kaya hinayaan niya na lang ng ganito. So, ito rin, nakapagkapit din siya ng access valve. So, asahan natin na wala siyang pressure mga kamaster, kasi nga, bukas na eh, di ba? So, kapag bukas na, eh, papasukan po siya ng moisture, no? Aww. Dahil nga, ito, open ha. Ang tendency, dahil mag build up po ng pressure to, mag tendency hihigop siya, nanghihigop ng mga moisture na galing sa labas. So magiging moisturized yung system mga kamaster, no. Oh no. Pero ganun pa man, magsimula na po tayo para malaman na natin kagad kung asan talaga yung problema mga kamaster. Okay, so ito paalala. Paalala lang po, ito po ay ginawa na ng ibang technician. So, tinanggal po yung filter dryer. Then, nagkabit siya ng flare union. Union flare. Then, ang siguro, nawala sa isip nyo yung adapter ng flare union. Kaya,
hindi niya na ikabit. Kasi dapat magtatagpo yan dito mga kamaster, no? Maglalak yan dito. Okay, so sa pagkakataong ito, wala. Ganun lang siya. Ayan, no? Okay? Ayan mga kamaster, no? Medyo mababago yung ating sistema sa araw na ito. Dahil nga since na nakabukas na to, naisip ko na i-ligtest muna natin yung evaporator side ng ating refrigerator, no? Para sigurado tayo. Kasi tingin ko may history. Although may history na nga ba talaga, may history naman talaga tong refrigerator naman, pero para sigurado tayo, bago tayo mag-proceed sa pinaka main issue natin, main purpose natin, hayaan yung i-ligtest muna natin yung evaporator side mga kamaster, no, para malaman natin kung good or hindi na good yung ating evaporator coil mga kamaster, no. Pero for the meantime, tanggalin po muna natin to, yung pinaka drain pan, paalala po. Ayan. Then ang susunod natin gagawin mga kamaster, no, ito po ay itatanim ko dito sa capillary. Sundan nyo lang po ako kung paano ang sistema natin para i-leak test po natin yung kanyang evaporator mga kamaster, no. Tatanggalin po natin yung nut. Mamaya kasi mga kamaster, pagkatapos nating mag-reprocess, may leak pala yung evaporator. So sayang lang po yung materials natin ginamit, then sayang din po yung time, no. So pagka natanggal na natin to mga kamaster, isasarado po natin to, okay? Then pag nasarado na natin to, hihinangan natin siya. Pero bago pa man yung mga kamaster, tatanggalin po muna natin tong pinaka railing ng ating drain pan, no? Kasi nasusunog po to, no. Tanggalin po muna natin. So yan mga kamaster, no, natanggal na natin. Then ang gagawin natin, tatanggalin natin to. Putulin na lang natin. Yan. Then lagyan natin ng butas. So pag nalagyan na natin siya ng butas, gagawin natin, itatanim natin itong kanyang access valve, okay? Kasi bababara natin siya ng pressure mga kamaster. O di naman kaya, i-vacuum natin para mas madali. Yan, tabi muna natin to. Tapos eto, ilalagay natin dito. So, ayan mga kamaster, no, nakasetup na tayo. Nandito na yung ating mahiwagang tagapagsanggalang. Then, nakasetup na rin. Ito, hinanga na natin. So, ayan mga kamaster, no, malamig na yung ating tubo. Then, ang gagawin natin ngayon ay bababara natin siya ng pressure na galing mismo sa ating minamahal na compressor, no. So, hindi po tayo gagamit ng pang refrigerant na pang leak test kasi sayang. So, minarapat ko na magdali natin tong ating compressor, no, para at least makasave tayo sa pressure. So, lalagyan natin ng pressure yung system gamit ang compressor natin para malaman natin kung talaga nga bang may butas yung evaporator gaya po ng sinabi ng ating kababayan na technician, okay? So, ibabalik po natin yung pito dito.
Then kapag naibalik na po natin yung pito dito sa kanyang charging line, ilalagay na po natin yung hose. Okay, dito. At yung isa naman, yung blue ay ilalagay natin siya dito sa discharge. Tanggalin natin to. Okay. Para magbigay siya ng pressure, okay? Then ito, buksan na natin para sigurado. Then kapag okay na lahat mga kamaster, nailagay na natin yung hose dito sa capillary, sa charging line natin. Para ang purpose nito mga kamaster, ulitin ko, para maligtas natin yung evaporator side, okay? So, magkarga na tayo. Lalagyan natin siya at least mga 75 PSI lang muna mga kamaster. Okay. So, meron tayong 75 PSI. Mag-aantay tayo ng at least mga 5 to 10 minutes para malaman natin kung bababa to. Okay? So, di ba mga kamaster, napakadali, napaka-convenient kung meron tayong ganitong uri ng compressor, no? Kasi kung gagamit tayo ng 134, eh, pwede naman, pero mas, alam mo, medyo mas magastos. Pero ito kasi mas convenient talaga. Kita mo, saglit lang, segundo lang, mayroon na kagad tayong 75 PSI na pang leak test. Okay, so, antabayanan niyo po ako para malaman natin kung may leak nga itong ating refrigerator. So, ayan mga kamaster, no? After ng 5 minutes, still 75 pa rin yung ating pressure. So, ang gagawin natin, dadagdagan natin siya. Gagawin natin 100 PSI para talagang makita natin ng makita natin agad-agad yung pressure, okay? Oh, yes, daddy. I-on natin to ulit yung compressor, then bubuksan natin to. Okay? On natin, then kakargahan natin siya ng 100 PSI. So, ginawa ko ng 125 mga kamaster, tawad na tawad. Okay? So, ginawa natin siya 128. Okay? So, dapat, kung may leak yung ating compressor mga kamaster, bababa yan. Okay? So, mag-antay ulit tayo ng at least mga 5 minutes ulit. Okay? So, ayan mga kamaster, no? Medyo matagal-tagal nga tayo nag-antay. So, kung ating mapapansin, stable siya sa 138 PSI. So, ang gagawin natin, i-reprocess na natin ito mga kamaster, no? Pero at the same time, papaandarin muna natin yung compressor para malaman natin yung kanyang condition. So, pagka nalaman natin na okay na yung condition ng compressor, then magpa-flushing na tayo kasi alam mo na, ginawa na to ng ibang technician. Ito yung pagkakataon na gagamit tayo ng 141B mga kamaster, okay? Ito. So, ito yung gagamitin natin ngayon mga kamaster, no? Since na nakatanggal na rin naman yung connection ng suction, so malaya tayo makapag charge ng ating refrigerant, okay? Ayan mga kamaster, no? Since na na-check na natin yung evaporator side, wala naman po siyang leak. So, ito na yung pagkakataon na bago tayo mag-proceed dun sa pinaka-main purpose natin. Pandarin po muna natin yung compressor para malaman natin yung condition ng kanyang mechanical, then yung kanyang windings mga kamaster, no? So, nakatanggal na po yung ano, ito, open na po lahat yan. Then, tingnan natin yung condition ng compressor, okay? Paano rin natin para malaman natin yung bomba.
Ayan. So, tingnan natin dito. Ayan. Yun. Maganda ang bomba ng compressor, mga kamaster. Ayan. So, mayroon tayong nakukuha ang 1.9 amperes. So, sa kanyang specs ay dapat 1.13. So, okay pa yung ating compressor, mga kamaster. Okay? Off na natin. Then, proceed na tayo dun sa pinaka-highlights ng ating gagawin. Okay? So, ayan mga kamaster, no? Lalagyan po muna natin siya ng extension para talagang makapag-gawa tayo ng maayos. Okay? Mga kamaster, no? Putulin po muna natin to para makapag-flashing tayo. Ayan mga kamaster, no? Pagkatapos nating matanggal yung kanyang connection, okay? Then maglalagay tayo ulit ng access valve dito. Ito ay so magpo-flashing muna tayo itong capillary mamaya na, then unahin po muna natin tong isa. Okay? Para malinis talaga yung system, okay? So ayan mga kamaster, no, magpa-flashing na tayo gamit ang 141B. Magpa-flashing muna tayo mga kamaster sa connection ng evaporator, from evaporator to condenser. Okay? So ito, gagamitan natin ng 141B. So yun, okay na rin, ginamitan natin ng bias grip para hindi mag-wild yung ating hose. Then mamaya-maya yung pinaka main talaga natin na ipa-flashing ay yung capillary, pero at the same time siyempre lilinisin din natin yung connection ng evaporator to the condenser. Okay, ito gagamit lang po tayo ng basahan mga kamaster, no? So paalala po, kapag ka po tayo magpa-flashing 141B, ito po ay nakakabulag kapag ka na lagyan po tayo sa ating mga mata, mga kamaster, no? So mas maganda yung ingat po tayo. So maglagay na po tayo nito. Ayan. So ito mga kamaster, ilalagay natin dun sa discharge ng ating compressor, okay?
Then eto, saglit na saglit lang mga kamaster, no? Tinan po natin. So, nakikita niyo po kung gaano karumi yung ating system. Okay? So, isa pa. Isa pa. So, lapitan po natin. Kung ating mapapansin, tingnan nyo na yung lagay o condition ng tubig. So, oily po yung ating tubig mga kamaster, no? Ayan. Okay. So, pasadahan pa natin ng isang 141B. Ayan mga kamaster, no? Ayan. Pasadahan pa natin para talagang malinis yung system. Okay, master, no? Papalitan natin yung tubig ng malinis para makita natin yung before and after. Okay? So, kita mo naman na lumulutang yung langis sa tubig. Okay? So, palitan po muna natin ng tubig to. So, ayan mga kamaster, no? Malinis na yung tubig. Then, maglalag ulit tayo ng 141B. Okay? Then, ipa-plug natin. Isa pa. So, isa pa, pasadahan pa natin mga kamaster. So, ganun lang po mga kamaster, kadali, no? So, hindi po dire-diretso. So, paano pa konti-konti lang, okay? Tansahin lang po natin yung pressure. Then, off ulit natin. So, kung ating mapapansin, yung ating tubig ay malinaw na. Okay, so hindi na ganun kanina na medyo talaga ang dami lumulutang na langis. So,
Sa pagkakataong ito, ang isusunod natin ay itong capillary. Okay, dahil sigurado nandito yung problema, mga kamaster, no? So, yung 141B na to, uubusin natin dito sa capillary kasi talaga nandito yung langis na bumabara sa ating system. Okay, so, natapos na tayo dito. Ang isusunod natin ay eto na. Okay? Oh, yes, so, tingnan muna natin yung, ano, yung tubig. So, ibig sabihin, nawala na yung at least 90% ng langis sa system, no, mga kamaster. Then, maya-maya, mawawala din yan kapag nag-flushing na tayo dito sa capillary. Okay? So, ayan mga kamaster, no? Nakapagtanim na tayo ng access valve dun sa suction line. Then, ang gagawin natin, magpa-flushing na tayo. Then, doon natin pasusukahin yung dumi sa kanyang capillary. Okay? So, mamaya na natin ilalagay yung capillary dun sa tubig. Okay? So, pinitin na natin yung compressor. Magbibuild up po ng pressure dyan, mga kamaster. So, antayin lang po natin, okay? So, yung hangin, mga kamaster, na inilalabas na ito ay yan pa yung hangin ng system. Wala pa po dyan yung 141B na ating inilagay, okay? So, pasadahan pa natin ng pangalawang pagkakataon, mga kamaster, okay? Sa pangalawang pagkakataon, mga kamaster, pasadahan natin, okay? Then, ilalagay natin to dito. On natin. So, antay-antayin lang po muna natin, mga kamaster, na lumabas yung ating 141B. It's caught in the crossfire.
So, ayan mga kamaster, no? Sa pangatlong pagkakataon, tayo po ay maglalagay ng 141B, okay? Then, lalagay ulit natin doon sa compressor. So, ayan kung ating mapapansin mga kamaster, no? Nakapangatlo na tayo. Pero yung ating tubig ay hindi naman masyadong malinis pero hindi rin masyadong hindi masyadong malinaw pero hindi rin masyadong ma-oil, no? So nakapangatlo na tayo, dapat sa pangalawa o pangatlo dapat talagang bubulwak na yung mga kamaster, oh. Sabi-sabihin dito pa lang kanina ay nalinis na natin yung ating system, no? Pero ganun pa man, uubusin na rin natin mamaya itong 141B natin para talagang malinis na malinis yung system natin, okay? Mga kamaster, no, sa pang-apat na pagkakataon, lalagyan ulit natin ng 141B. Ito yung pinaka-last mga kamaster, okay? So, kung ating mapapansin, yung ating tubig ay malinaw, no? So, sabihin, malinis na yung system natin. Pero at the same time, uubusin na rin natin yung 141B, okay? So, yung mga kamaster, no? Ubus na. So, ito, ilalagay natin doon. Okay? Ubus na, ubus na. So, ayan mga kamaster, no? Kung ating makikita, malinis ng ating system. So, antay na lang po natin mga kamaster na maubos yung pressure, then ibabalik natin lahat at lalagyan na natin ng filter dryer mga kamaster, okay?
Ayun mga kamaster, no? Nailagay na natin yung kanyang filter dryer. Then, ito yung pagkakaoto na magpaparging tayo. Babalik muna natin itong kanyang pito. So, bubuksan na natin mga kamaster. Then, kapag nabuksan na natin siya, buksan natin to. Parging tayo dito. Then, sarado natin to. Ng bahagya. Lalagyan na natin pito. Sarado ulit natin. Then, ito yung pagkakataon mga kamaster na mag babakyum na tayo, okay? Then, ipa-plug na natin. Plug. Pag ni-plug na natin, buksan na natin to. Then, buksan natin to. So, mag-aantay po tayo mga kamaster ng at least 20 minutes, okay? Let's call it in the crossfire. Mga kamaster, no? Tapos na tayo mag-vacuum. Tapos na rin yung ating sinagawang pag-leak testing. So, still, nasa negative pressure pa rin tayo. So, ito rin yung pagkakataon mga kamaster na magpapaandar na tayo. Pero bago pa man yan, mag-initial charge po muna tayo mga kamaster, okay? Then, mag-parging po tayo dito. Then, kapag nakapag-parging tayo, mag-initial charge ko muna tayo mga kamaster, no? At least mga 20 PSI. So, ayan, 20 PSI na. So, ito yun yung pagkakataon na ipa-plug na natin siya mga kamaster, okay? Pa-plug ko na mga kamaster, okay? So, yan mga kamaster, no? After ng ating isinagawang pagkakarga, so, nandito na tayo sa inaasahan nating parameters. So, mayroon na tayo nakukuhang 1.13 amperes. So, base dun sa kanyang nameplate, sa specs ay 1.13 amperes. So, mayroon tayo dun, dito tayong, mayroon tayong 16 PSI, mga kamaster, no? 16 PSI, 1.13 amperes, then yung ating filter dryer, so maayos, mahusay yung ating condenser, okay na rin. Ayan, okay, so hindi nga lang makikita, then ayan, mahusay. So ayun mga kamaster, no, ibabalik na natin yung kanyang mga accessories, then ibabalik na natin siya dun sa kanyang kinalalagyan, okay? So ang problema nito mga kamaster ay hindi na po totally lumalamig. Okay? Aww. Then nung pina-check niya sa isang technician, ginawa ng technician ay ni-repair to, pero hindi naman na
Patino. Kung makikita niyo sa first video ko ay hindi niya man tinanggal niya yung filter dryer, then nagkabit siya ng union flare. Then hindi niya na Phoenix, mga kamaster, no? Pero sa pagkakataon ito, naayos na natin, mga kamaster, okay? So ayan, mga kamaster, no? Naibalik na natin yung kanyang mga accessories. So tingnan naman natin yung kanyang filter dryer. Ayun, no? Nadali, ho. Oh, ha? Kita mo? Ayun, no? Oh. Pwede. So ayan, mga kamaster, ito po ay ibabalik na natin dun sa kanyang kinalalagyan. Okay? Palang araw po sa lahat, mga kamaster, no? Ito pong muli si Lon Santilices. Sa hapon na ito, nandito po tayo sa G. Raimondo, Pasig City. So, sa ating likod, nandito po si Ma'am. Nakapagawa po tayo ng refrigerator na 2-door. Ito pa ay Kundura, okay? Si Ma'am po, ang ating minamahal na customer, ay meron pong sasabihin sa atin tungkol sa ating ginawa ngayong hapon na ito, okay? Ito po siya. Magandang hapon po. Pinagpagawa ng ref ng Kundura 2-door. Una po, hindi siya nawala ang lamig. Tapos may nakuha akong mag-aayos dito malapit sa amin. Nung tiningnan niya, ang sabi ka agad, yung evaporator ang sira. Nawalan ako ng pag-asa. Tapos nag-check ako sa Facebook. Bigla kong nakitang may nag-refer sa pangalan ni Master Lon. Chinek ko siya. Maayos yung mga gawa, kaya nainggan niya akong kontakin siya. At nag-uusap kami, i-schedule niya ito. At ngayon nga, nung chinek niya po, hindi naman evaporator ang problema. Wala lang na refrigerant pala. Tapos, inalok ako ng unang technician na tumingin ako. Bibiliin niya na lang yung motor ng 500. So, nagdalawang isip ako. Kaya, naghanap ako ng pangalawang opsyon na baka pwede pa itong ayusin. Kaya, ito na ngayon, naayos ni Master Lon. At okay na siya. Malamig na. Kaya po, kung may ipapagawa kayo, dito na po kayo kay Master Lon. Oh yes, Daddy! Maganda yung gawa niya. So, ayan, mga kamaster, no? Medyo talagang mahihain si Ma'am, no? Na it's speechless. Ika nga si Ma'am. So, ito, mga kamaster, okay na po ito. Dahil ang sabi ng technician ay may butas ng evaporator. Kaya kanina, talaga sinubukan natin na i-leak test, pero wala naman talagang butas, okay? So, ayan po, mga kamaster, okay na po ito, yung ating refrigerator. Hanggang sa muli po, mga kamaster, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel upang updated po kayo sa video na aking na-upload. Hanggang sa muli po, magandang araw pong lahat, magandang araw po sa inyo lahat, at maraming salamat po. Mga kamaster, no? Atin pong tatanungin yung ating minamahal na customer kung ano naging result ng ating ginawa ngayon. Sige po, ma'am. Buksan nyo na po. Check po muna natin. Ito na po. Lumalamig na siya at may nagbubuon na ng yelo. Ang bilis lumamig. Okay na okay ang pagkagawa ni Sir Lon. So, ayun, mga kamaster, no? 20 minutes pa lang po siyang umaandar. Pero kita nyo naman. Ayan, oh, nag-crystal na siya, mga kamaster. Ayan. So, ayan, oh. Oh. So, ayan, mga kamaster. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyong lahat.